Muli po, hello. Pinapakiusapan po namin ang lahat sa entablado na tayo po ay magpapatuloy na sa ating bihilya at programa para sa nalalapit na konting-konti na lang ay Translasyon 2024 na po tayo. Maraming salamat po. So Father Hans, maraming pangkaganapan na mangyayari. Yes. Maraming salamat muli sa lahat ng mga nagsidalo at naglingkod sa ating misa. Palakpakan muli natin ang mga naglingkod sa ating Misa Mayor. Isang malakas na palakpak para sa ating mga kasamang naglingkod. Oh, doktora, so, no? So, Father, talagang ang nakakatuwa mga tao tingnan ay... kasi maraming nagsimba. Marami. No, di ba? At napagtulong-tulungan, nakapangumunyon, no? Yes. Ang higit na nakararami. I think sapat na yung naging pasasalamat ni Father Jun Ciscon sa iba't iba nating mga kasamahan sa paglilingkod, no? Sa media, ang mga kapulisan, at iba't ibang ahensya ng lokal at pambansang pamahalaan. Amen. So nakikita natin, ha, meron tayong looking forward na sa susunod daw na tayo'y muling magkikita, ang January 9 ay minimithi para maging pambansang kapistahan. Kapistahan. Wow, talagang aabangan ng lahat aabangan. Yan, di ba? Pero siyempre, katatapos lang ng ating banal na misa, kaya mukhang dapat lang nating sama-sama muling pasalamatan ng Panginoon sa lahat ng pagpapala, lahat ng tumanggap ng biyaya mula sa banal na misa, pumalakpak ng malakas. Sabihin natin ang malakas, thank you, Lord! Thank you, Lord! Ah, di ba, no? Pinagpala. Sabihin sa katabi, God bless you! God bless you! Ito ang ating sama-samang hangarin. Pag nakita natin si Jesus, pinagpala tayo, doktora. Amen. At dahil natanggap mo ang pagpapala, ikaw man ay maging isang pagpapala yon sa lahat ng ating makakadaupalad. Siyempre, dapat, sabi nga ni Father June, ang debosyon ng translasyon ng buhay dapat patungong pagmimisyon. Amen. Wow. At ano, Father, no? Piyestang piyesta na talaga tayo. So tayo'y nagdiriwang na talaga sa puntong ito. Yes. Pero bago maganap ang kapistahang ito, nagsiyam na araw muna ng yan nobinaryo. Yes, doktora. Kaya hindi lang mga deboto, no, ang pinasasalamatan, pati na rin ng iba't ibang pari, yan, no, na nagdiwang at nanguna sa mga Santa Misa. At paalala ulit natin yung sinabi kanina, sa simbahan ng Quiapo nagaganap tuloy-tuloy ang ating 33 misa. So every hour yan, yes, Father. Yes, doktora. Ganon din ang pahalik dito sa Quiapo, sa grandstand. Ito po ay tuloy-tuloy. Nandyan ang ating mga kadiboto na nakapila pa. Lahat nga po ng mga nakapila at naniniwala na tatanggap siya ng pagpapala, pumalakpak din kayo ng malakas. Ayun, no? Nagaganap. Maraming salamat sa ating mga partners din at naglilingkod. Ang mga pagdating sa kalinisan, ang Green Brigade ng Quiapo Church, ang ating mga first aid and medical team, ang ating mga security groups, at iba't ibang mga volunteers sa ating pagdiriwang na ito. Pero Father Hans, no, kahit na napakalalim na ng gabi at magmamadaling araw, mag-uumaga na, doktora. Mag-uumaga na talaga. Kailangan ang energy level yon natin ay buhay na buhay pa tayong lahat. Oo. Okay pa ba kayo? Viva! Ay, mahina. O, tingnan muna natin yung mga nasa harapan ng stage, ha? Hindi pa kasama yung nandiyan sa likuran. Iparinig nga ninyo, Viva Pong Jesus Nazareno! Viva! Ah, malakas. Yes. O, tingnan natin yung mga na nasa likuran, yung kasunod ng bakal, ha? Mas malakas dapat. Yung nasa Viva damuhan. Pong Jesus Nazareno! Viva! Ah. Eh, yung mga nasa bleachers kaya, tingnan nga natin sila.
yung mga nasa bleachers. Viva pong Jesus Nazareno! Viva! Oh, parang patulog na yun ah. Yung pagkakabiba, parang patulog na. Kaya kailangan natin silang gisingin. Yes. Kailangan natin ng saklolo. Tama. Kaya, at yan ay manggagaling syempre sa mga matataasang energy level, ang mga kabataan. Kaya yung mga nakahandang tumanggap ng pagpapala, tayo ngayon ay makikisa sa mga kabataan muli ng Quiapo Church. Kaya doktora. So ito ay hip-hop. Wow. Oh, kaya mo pa ba yan, Father? Mag-hip-hop ka? Bon, pag-inabihan ka, doktora. Sa umagang ito, gumagana ka, doktora. Siyempre, yan ang nagagawa no, ng power ng poong Jesus Nazareno. Maguhunos dili na ako. Oh, sige, doktora. Para naman, bigyan tayo ng isang pampagising pamuli sa umagang ito. Muli, tawagin natin sa ating entablado ang... PYM! Parang ikaw lang yan, doktora, no? O, palakpakan muli natin ng Quiapo Parish. Pampagising lang yan, oo, Father. Pero kaya ba natin yung mga moves nila? Siguro nung medyo bata-bata pa tayo, doktora. Mga 10 years ago. Pero kakayanin ang powers natin, oo, yan. Kasi meron pa tayong mga inaabangang segments. Alam mo, isa yan sa mga katangian ng isang deboto. Talagang parang hindi napapagod. Amen! Amen! Ang deboto ng poong Nazareno, walang tulugan, napapagod, hindi, pero hindi tumitigil maglingkod. Amen! Amen!
O, di ba? Yes. Kaya, doktora, ituloy na natin ang pasabog ng mga kabataan na ito. So, wala na pero huwag natin kalilimutan, itong mga awit, sayaw nila, ito ay tanda rin ng ating pagbibigay parangal sa ating Pong Nazareno. Tama po. No? Binabalik nila yung pasasalamat sa talentong tinanggap nila. Kasi walang ibang panggagalingan yan. Oo naman. Kung hindi ang tunay na source ng lahat, ang source ng ating buhay, kasama na dyan ang source ng ating kasiyahan. Yes, kaya doktora, ipakilala nyo po ang iba naman ito. Kanina sayaw. Ito naman solo. Kakanta. Maganda yung pangalan niya. Oh, sige, no? Doktora. Jerk. Wow. Jerk San Jose. Jerk yes. San Jose. Let us welcome muli sa Paris Youth Ministry ng Quiapo, Jerk San Jose. Wow. To slam on the brake before I even turn the key, before I make the mistake, before I lead with the worst of me. Give them no reason to stare, no slipping up if you slip away. So I got nothing to share. No, I got nothing to say. Step out of the sun because you've learned on the outside, always looking in. Will I ever be more than I've always been? Cause I'm tap, tap, tapping on the glass. I'm waving through the window. Oh, I try to speak, but nobody can hear. So I wait around for an answer to a fear while I watch, watch, watching people pass. Waving through window. Can anybody see? Is anybody waving back at me? We stop the stars in the eyes. We stop believing that we belong. But every sun doesn't rise, and no one tells you where you went wrong. Step out of the sun if you keep getting burned. Step out of the sun because you've learned on the outside, always looking in. Will I ever be more than I've always been? Cause I'm tap, tap, tapping on the glass. I'm waving through a window. Oh, they try to speak, but nobody can hear, so I wait around for an answer to appear while I watch, watch, watching people pass. I'm waving through a window. Can anybody see? Is anybody waving? When you fall in the forest, there's nobody around. Do you ever really crash or even make a sound? When you're falling in the forest, there's nobody around. Do you ever really crash or even make a sound? When you're falling in the forest, there's nobody around. Do you ever really crash or even make a sound? When you're falling in the forest and there's nobody around, do you ever really crash or even make a sound? Did I even make a sound? Did I even make a sound? It's like I never make a sound. Will I ever make a sound? On the outside, always looking in. Will I ever be more than I've always been? Cause I'm tap, tap, tapping on the glass. I'm waving through a window. I try to speak, but nobody can hear. So I wait around for an answer to appear while I watch, watch, watching people pass. I'm waving through a window.
Wow. Ang bata wow, talagang may fans club talaga. Oo. Si Jerk San Jose, ha, Father? Alam mo, Doktora, yan ang tawag dyan ay friendship. Pag marami kang kaibigan, marami ang susuporta sa'yo. Tama. Diba? So by the numbers talaga. Pero grabe yung batang yun. No? Kanina pa siya nagpa-perform. At hindi siya napapagod. Oo, talagang. Parang dun sa dula, nandun siya present all the kitang time. Kitang-kita talaga sa kanyang energy. Yes. Wow. Palagay ko may kinalaman si San Jose. No? Sa pagbibigay ng energy sa kanya. Oo, kasi yun ang talagang binibigay sa atin ng devotion din. Eh, no? Yung gana, yung lakas sa buhay natin. Kaya kahit maraming unos at pagsubok na gagawa natin magpatuloy, meron pa rin tayong gana sapagkat meron tayong pananampalataya sa Kanya. Amen. Diba? Kasi sabi nga, hindi lang tayo ang nais makita si Jesus. Oh. All the time, si Jesus pala ang nakatingin sa atin at ganda, naghihintay lamang. Ang ganda ng sinabi kanina, no? Tinitingnan din tayo ni Jesus. Bago pa natin siya hinanap, tinignan na niya tayo. Yes, no? Una niya na tayong nakita. No? Pinagmasdan na niya tayo. Sarap. Wow, diba? Sarap ng pakiramdam. Oh, para mas madagdagan pa yung inspirasyon, kasi ito'y another song number. Yes po. Tama ba? So, babae naman. Babae naman. Tawagin naman natin si Lara Maige. Wow. Walang andyan palakpak? Na andyan na ba siya? Naka-ready na ba? Okay, muli! Miss Lara Maige. Oh, ready na, Doc? So, Father, magkakaigihan tayo mamaya. Ah, ha? Bakit? Sige, mamaya na yung mga kaigihan natin. Oh. Mas mainam itong isusunod natin. Kanina ka pa nagno-nosebleed dito sa iyong ipakikilala. Ayoko, ito ay bisita. First time niya kung hindi ako nagkakamali. Diba? First time niya dito. Pero siya ay, mga kadiboto, taon-taon kapag meron tayong ganito, pwera na lamang noong pandemya, lagi tayong may mga nagiging bisita na eventually, pagkalipas ng ilang taon ng kanilang pagpunta rito, mas lumalawak pa ang kanilang mundo. Yes. Kaya, at hindi lang ito tungkol sa kanyang talento, yes, kundi ginabayan siya ng Diyos ng knowledge and wisdom. Dahil hindi lang siya basta estudyante, oo, no? Ang kanyang edukasyon ay talagang, paano ba, maaabot ba natin? Pero hayaan natin ipakilala niya rin ang kanyang sarili at ang kanyang debosyon, hindi lang sa Poong Jesus Nazareno, maging sa kanyang mahal na ina. Kaya sa totoo lang si Mama Mary yung pinaka-formula, no? Yes. Na maglalapit sa atin sa kanyang anak na si Jesus. So tatawagin na natin, yes, Father. Doktora, mga kadiboto, ang bago nating kasama sa translasyon at Nazareno 2024. Walang iba kung hindi si Miss Allison Tanner. Palakpakan po natin ang ating bisita, Miss Allison Tanner. Thank you so much, Doktora and Father. Magandang umaga sa ating lahat. At ako ay mapalad na makasama kayo lahat ngayon. Ating paigtingin ang ating mga puso sa pagmamahal sa Panginoon, lalong-lalo na sa kanyang mahal na Inang Maria. Itong kakantahin ko sa inyo, alam ko familiar kayo sa song na ito. Pero, sana pagkatapos nating makanta itong kanta na to, iba na ang tingin ninyo sa song that will give you more meaning in life. Why? This song speaks about what we have right now, how we see the things we have in front of us, the creatures that we have that we see every day, and the love that we have for our Lord. Because without our Lord, everything that you have, all the riches that you see in front of you will never be enough. So kailangan andoon palagi ang Panginoon sa sentro ng ating mga buhay, hindi siya mawawala kailanman. Viva Nazareno! Music, please. I'm trying
to hold my breath. Let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand, will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough. Never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough. Never be enough for me. Never, never. Never, never. Never. Ad maiorem Dei gloriam. All praises goes to our Lord. Because lahat tayo na nandirito, isa ang ating damdamin, ang pusong nag-aalab para sa poong Jesus Nazareno. At syempre, wag nating kakalimutan, malaking pagpapasalamat natin sa mahal na Birheng Maria. Be it done unto me according to thy word, ang sabi ng mahal na Birhen. At ang kanyang immaculate heart is our refuge. Ano ba yung refuge? Yung ating takbuhan. My immaculate heart is your refuge and the way that will lead you to God. Huwag tayong magsawang tumawag sa ating nanay ng ating spiritual. Ang mahal na Birheng Maria, Ave Maria. Kantahin natin ang kantang ito, pasasalamat sa mahal na Birheng Maria, naway dalhin niya tayo at imold niya tayo bilang perfect child of our Lord. Music, please. Magdasal ng Rosario araw-araw. Mahal na Birheng Maria, tutulungan tayo kahit anumang mangyari sa ating buhay. Ave Maria.
Maraming maraming salamat po at marami pa tayong hihintayin at marami tayong paghahandaan sa buong 2024 kasama ang Panginoon at ang mahal na Birheng Maria. Maraming salamat po muli sa lahat. Salamat, Miss Allison Tanner. All right. Tayo sa isang napakaganda at bagong portion natin. Nakakatuwa naman ito. Sa wakas, pinaupo tayo. Parang first time ko lang in my how many years na mag-host na pinaupo sa wakas. Masarap pala nakaupo magsalita. Well, Father Hans, ibang-iba ang Nazareno 2024. Ibang-iba. Ibang-iba. Wow. At hindi lang tayong dalawa ngayon ang nandito. Kita-kita complete naman ang natin. Casting talaga. Oh, kita-kita. Lalo na pag pumupula ang ilaw natin, nakakatakot tignan talaga, Doktora. No? Pero eto na ang ating mga panahuin, mga kadiboto. Kahit kita naman tayo sa screen. Oh, ayun, Doktora. Kita tayo sa screen. Kaya kayo po ba ay gising pa ba ang mga kadiboto natin? Pumalakpak ang mga kadiboto! Ah, gising na gising. Gising na gising, ha? Gising na gising. Oh, kasi nakakaya naman sa mga bisita ng ating bagong tahanan. Oo nga. Oo, Doktora. Ang ganda, ang ganda na sa and then, ito natin. Ito ay in-adapt natin sa programang ginagawa ni Cardinal Tagle before. Ito yung heart-to-heart ayun, talk. Heart-to-heart. Puso sa puso. Okay. At alam mo naman, Father, basta ang pinag-usapan na yan poong Jesus Nazareno, it is always a matter of the heart. Ayan, at kaya, yan ho ang patutunayan natin ayan ngayon sa ating mga kadiboto na talagang hindi lamang sila istatistika, yes, hindi lang mga datos, kung hindi actual na maririnig galing sa kanilang mga bibig, yes, kung anong kabutihan na nagawa ng kumbaga Panginoon sa ito kanila. Ay mga kwentong deboto. Wow! Kwentong debotong mula sa puso. Wow! Kaya, eto na, huwag natin patagalin mga kadiboto na nandito sa grandstand. Alam po namin, may kanya-kanya tayong kwento ng pagpapala ng Poong Nazareno. Pero sa harap ninyo po ngayon ay ang mga kapatid nating deboto na magbabahagi. Yes. So, sisimulan natin, Father, sa pagpapakilala nila yeah sa kanilang sarili. Magsimula tayo sa nasa pinakadulo natin. Magpakilala po kayo na inyong sarili at kung ano ang grupo, trabaho o organisasyon po ninyo.
Ako po si Police Staff Sergeant Morales. Membro po ako ng Taugama P. Tapos Hios del Nazareno Central. Nandiyan ba kayo? Tapos ano rin po ako? Wow. Buhay pa. Yun po. Wow, talagang mayroon pang ano? Kasama si... Meron, may baon. Ang ating kapulis. Okay, okay. Sir. Ako po si Patrolman Brian Arnold Banya po. Miyembro rin po ng Taugama P. At miyembro po ng Hios del Nazareno Ampon po. Oh, nasa yung mga Hios Ampon? Why, nasa na mga Hios Ampon? Magparinig kayo, pumalakpak! Oh, no. Sige. Okay, next po. Hello po. Ako po si Micaela De Los Santos Banya. At ako po ay isang call center at professional makeup artist. Isa po akong Anpon, anak ng Poong Nazareno. Wow, kababaihan ito, no? Yes. Anpon din, okay. At nataon, Father, nasa gitna siya talaga. Yes. O, diba? Okay. Ako po si John Toloson, OFW. Member po ako ng IHOS sa MBBN. At member rin po ako ng Senyor Mang Buboklod UAE. Yan, ito ay nabisita ko silang from UAE, no? Sabi nga ni Father Jun kanina, Doktora, hindi lang pambansa, pandaigdig ang debosyon na ito ng Poong Nazareno. Kaya may mga international yes. devotees tayo. Yes, okay. Sir? Ako po si Benson Quiano, seaman po. Membro po ako ng IHOS del Nazareno MBBN. IHOS del Nazareno MBBN. Wow, isang marino. Tama po, okay. Opo. At syempre, ang panghuli natin. Ako po si Jiggy Manikad. Ako po ay membro, Ministry of the Word. Yeah. So kanina ho, nagbasa ako. Yon. Reading one. Kakasimula ko rin lang din, bagong tahanan, TV5 News Anchor po. Yon, isang mamamahayag. Yan, Sir Jiggy Manikad na so, isang lingko din ng simbahan. So, Father Hans, ang common denominator nilang lahat ay ang Poong Jesus Nazareno. Yan. So, ang maganda kung gustong itanong sa inyo, ano yung nagising na lang kayo isang umaga, nagdebosyon na lang kayo kay Lord? So, paano nagsimula? Ito maganda. Mga kadiboto, habang nagkukwentuhan po kami dito sa harapan, sabayan nyo rin po sagutin ninyo yung... Pero huwag na kayo magkwentuhan ng malakas dyan, no? Pakinggan nyo po yung mga kwento ng ating mga bisita. Pero sagutin po ninyo sa inyong sarili yung aming mga katanungan. Yes. Una, paano po nagsimula ang debosyon ninyo sa Poong Nazareno? So, Father, ang tanong na ito, ano ba ang hugot nito? Parang sa bawat love story, wow, may panimula. Diba? Sa mga babae, sino ba nauuna na nai-in love? Babae ba o lalaki? Diba? Oh. So, ganun din naman sa debosyon na ito. Paano? Kung may pinagdedebosyonan ka, diba? Paano nagsimula doon? Yeah. Is it love at first sight? Ito ba ay dahil galing ka sa on the rebound? Wow. Ika nga, diba? Love ang hugot eh, broken diba? Broken-hearted ka ba? Yes. May kanya-kanyang kwento silang baon. Wow. O, ikaw ba, Father, alamin sino gusto mong unahin? Siyempre, unahin natin yung babae. Ladies first. Hello po. So, yung sa akin naman po is, mahaba pa siya bago ko siya na-realize. So, dinadala na ako ng papa ko sa anak bayan, Anpon po yung grupo namin. Tinitingnan ko lang siya. Tapos hindi ako pinipilit na sumama sa kanya. Merong time na may pagsubok na ako, hindi ko pa rin siya tinatanggap sa heart ko. Wala lang sa akin. Basta ang alam ko sumasama lang ako sa kanya. For the clout nga daw, 'di ba? Hanggang sa dumating sa buhay ko na wala na akong ibang ma-let out na problema ko. Hindi ko alam na nandyan lang pala siya sa akin. Na siya yung tumanggap sa akin, na siya yung binuksan niya yung puso ko na lumapit sa kanya. At kapag willing ka na talaga, ikaw na mismo yung lalapit sa kanya. Ginamit niya yung ibang tao para maging instrument na maging mamanampalataya sa kanya. So, yun po yung story behind kung bakit ako naging deboto. Wow, Doktora, malaking bagay talaga yung ipinapasa ng magulang yung pananampalataya sa kanyang mga anak.
So, Micaela, nung nagsisimula ka, parang wala lang. Opo. Nakikita ko lang siya na hindi pa siya nag-sink in sa akin, na sumasama lang ako sa kanya. Na ano, yung pala, may perfect time si Lord na ipapakita kanya, na ipapaliwanag niya sa'yo, na walang ibang tao, na ikaw lang yung makaka... siya yung magbibigay sa'yo ng dahilan kung bakit magiging mananampalataya ka sa kanya. At swerte din ako at blessed ako na hindi ako sinukuan ng mga magulang ko. Kasi ipinasa nila sa amin to, yung pananampalataya na to. At sa buong mag-anak namin. So, dahil pinasa, ikaw ba nagpasa dyan sa katabi mo? Wow. Sa kanya ko rin siya nakilala. Oh! Di ba? Teka lang, doktora. Babaya ko, baka sabihin naman na, sino ba yung katabi niya? Maganda siguro ipakilala niyo po ng personal lang inyong katabi, no? Ano po ba ang kinalaman ng katabi ninyo sa malaki, buhay Father, po ninyo? Malaki. Ayan, mga kapatid, pinapakilala ko sa inyo ang aking asawa, wow, si Patrolman Banya. Wow. Mag-asawa naman palang deboto ito, oo, doktora. Oo naman. Opo. Kaya sobrang blessed namin at isa po kami sa kinasal sa Dombana ng Quiapo Church. Wow, palakpak naman tayo dyan. Wow, ang mga love soul. Nasan? Meron kaya ditong ano? Meron kaya ditong mga mag-asawang deboto na nandito ngayon? Pumalakpak nga? Taas ang kamay ng mga mag-asawang deboto na nandito ngayon. O yun, siguraduhin nyo, asawa nyo yan, ha? So, nakakatuwa rin kasi nagsisimula, sabi nga kanina niya na, ibinigay, pinakilala sa akin ng Pong Nazareno ang aking asawa ngayon. So, diretsoy natin kay Brian. Brian, baka naman siya ang pinagdebosyonan mo. Una po, nagkakilala po kami sa school. Hanggang sa naging mag-boyfriend, girlfriend na po kami. Una po, deboto na po ako pero hindi po ako miyembro ng Hiyos. At mas lalo po siguro akong napagtibay ng mapalapit sa Poong Jesus Nazareno. Dahil nga po yung pamilya niya po is halos lahat po miyembro po ng Hiyos. Anpon po. Yun po. Yun, kaya naman pala parang lumago rin ano. Lumago yung pagiging deboto nila na magkasama sila. So, ang kakaiba sa kanila, ang laking factor yung magulang. Oo. Na naging in-laws mo na. Yeah. Di ba? Yes. Kasi siguro kung hindi deboto yung kanyang mga magulang, baka double effort si Oo. Brian. Pero diba? Alam mo, doktora, no? Ito, ang natanggap niyang biyaya ay kabiyak sa buhay. Pero alam niyo, maraming kwento rin ng mga deboto na bumabalik sa Quiapo para magpasalamat. At marami sa kanila, ang bukang bibig nila, alam mo, Father, salamat sa Pong Nazareno, nakapag-abroad ako. Nakapag-trabaho ako overseas. Kaya yung dalawa nating na nag-overseas, no? Yung dalawang kapatid natin, ano kaya ang kwento ng kanilang debosyon sa Pong Nazareno? Ano ang naging papel ng debosyon na ito sa inyong karera ng buhay ngayon? Ang ating Marino po muna. Yun nga po, unang-una po, nakilala ko po ang Poong Jesus Nazareno sa pagsama-sama po sa mga kaibigan ko po. So, nabuo po yung pananampalataya ko sa Senyor, sa aking mga kaibigan. Sila po yung mga soloistang mamamasan. Sinama po nila ako sa isang beses sa traslasyon. At doon po, bali, sumama po ako doon, tapos pumasan po ako. Tapos doon, nung pagpasan ko, simula nung nahawakan ko yung lubid, napakagaan po sa pakiramdam. Naramdaman ko po yung presensya ng Poong Jesus Nazareno. Hanggang sa nagtuloy-tuloy po yun, tuloy-tuloy po akong namamasan, taon-taon, kada Biyernes Santo po, pumapasan po ako. Tapos ho, nung mga bandang 2019, nakausap ko po yung aking pinsan. Siya po ay miyembro din ng HDN MBBN. So, bali ho, pinakilala niya po sa akin yung mga pinuno, yung headlay namin, si Pres John John. So, yun po, doon po nagsimula po yung paglilingkod ko bilang ihos sa
sa Quiapo. Yun po, doon po nagsimula. Hanggang sa tuloy-tuloy po, hanggang sa ngayon po, tuwing umuwi po ako, naglilingkod po ako sa simbahan, pagka ho, sasampa ho ako ng barko, napapaalam ho ako sa kanila na liliban ho muna ako sa paninilbihan. So, yun po, tuloy-tuloy lang po. Hanggang ngayon po, naglilingkod pa rin po ako. Yan, doon po sa ano kaya ang ano, biyayang natatanggap ninyo bilang isang Marino sa pagiging isang ihos at deboto ng Nazareno? Napakalaki pong biyaya. Simula po nang nagsimula ho ako sa poong Jesus Nazareno na po ako nagdadasal. At saka po, lahat po ng mga examination na aking ipinasa, ipinalangin ko po sa mahal na poong Nazareno. Bago ako mag-board exam, tinataas ko po lagi yung aking mga gagamitin para sa aming examination. Oh. Tapos so, nakakapasa naman po at bless na bless po. Alam mo, maraming kwento ng ganyang estudyante na nagpapabasbas kapag mag-exam sa Quiapo. Nandito ba yung mga estudyante, mga nag-entrance exam, nag-board, nag-bar, na pumasa dahil sa poong Nazareno? Pumalakpak nga po kayo! Marami yan, Doc. Alam mo yun? Naka-plastic envelope pa, no? Nandun ang calculator, ang ballpen. Kasi sabi ko, naku, huwag nyo na akong ipabasa yung calculator. Baka hindi gumana sa exam ninyo yan. Ako pa may kasalanan. Kala ko, Father, ang pinabasbas yung barko. Barko? Wow. Kasi aba, pinagkita mo, naka-uniform pa si sir. Walang imposible. Baka isang araw, may ari na to ng barko. Wow. Tama. MB Nazareno. MB Nazareno. Diba? Eh, yung ating OFW, ano po ang kwentong debusyon ng isang OFW po? Ako po, una po akong naging mamamasan po. Nung bata, actually, high school pa lang or elementary, pumapasa na po kami dito sa ano, kasama po yung mga pinsan ko. And from there, na ano po, nung una po, kasama po yung mga kamag-anak namin, yung mga kababata po namin sa Tondo. Tapos po, ayun po, regular lang po namin ginagawa yun. Hanggang sa nakatapos po ako, hanggang sa naging OFW po ako. Tapos, hindi pa po ako, ano nun, yung board passer. Hiniling ko po sa Nazareno na sana pumasa. Pero, unfortunately, medyo, ano po eh, komplikado po yung maging OFW tapos pag-take ng board. Pero po meron pong program yung government natin regarding sa SPLE. Tinake ko po 'yon. So fortunately bago sabi ko sa Nazareno na sa senior na senior pa ibigay mo sa akin 'to, magsisilbi ako. Ayun po. Kumbaga nga po, parang wala pa po yung exam, nakilala ko na po yung grupo na nagsimula po ng devotion sa UAE. At sabi ko sa sarili ko, eto po yung sign. So, ayun po, tuloy-tuloy lang. And siguro mga 1 week after nun, lumabas po yung resulta, pumasa po ako sa board exam. Wow. So answered prayer talaga. Yes. Parang pag lumapit tayo kay Poong Jesus Nazareno, parang nahirapan siyang tumanggi sa atin. No? Parang kahit hindi natin deserve, ika nga, pero ang Diyos, pagbibigyan at pagbibigyan pa rin tayo. Oo, no? Kaya yung mga blessings sa iyo, lalo na pagdating sa yung ano, yung bang we feel secured, para bang pakiramdam natin tayo ay ligtas, no? Kapag tayo ay nasa pilinang Poong Nazareno. Kaya magandang tanungin natin bilang isang pulis, no? Bilang isang alagad ng batas, paano kaya, anong biyaya naman, grasya ng Poong Nazareno, ang nakikita po ninyo na sobrang buhay na buhay sa inyong responsibilidad bilang pulis, sir? Siguro yung ano, yung araw-araw na lakas na binibigay sa amin. Habang tatrabaho kasi kami, alam na po natin ang pulis, hindi po yan, ano eh, kumbaga, napaka-humble na trabaho na pag spiritually, ginawa mo yung trabaho mo, tupalo na lahat kasi nagiging mabuti ka, ang kinalalabasan, magaling kang pulis. Yun po yung siguro yung mga biyaya. Tsaka, laging pang may problema, laging parang iniisip mo, ano ba ng problema ko, hindi ko na kaya. Yung pala, minsan siya na pala bumubuot sa'yo, nagre-reklamo ka pa.
yun yung pakiramdam na parang ang hirap-hirap. Minsan, dumating po sa time sa akin kasi po, ito po yung pinaka-turning point kung bakit nagkaroon ako ng ano sa kanya. Medyo, ayaw ko dito kasi naano ako. Dumating yung time na duty po kami dito bilang police. 34 hours na duty po dito. Umakit po ako dito kasi ang police po dire-diretso pwede po, di ba? Pagdating ko po sa siguro mga pang last na baitang, tumingin po ako sa palik. Nakita ko yung mga nakatungkod, nakasaklay. Ang nasabi ko, tingnan mo ginawa mo sa tao. Tinanong ko siya, totoo ka ba talaga? Bakit kung totoo ka, ba't pinababaya mo na ganyan sila? Bakit sila nahihirapan? At dumarating sa time na sinasabi ko, kunin mo na ako kasi hindi ka ba naawa sa akin? Nahihirapan na ako. Nagbabasa ako, nagre-review ng board. Hindi ako kumakain. Ang pagkain ko, minsan sa isang araw, minsan wala pa. Pero habang nagre-review, kaya parang medyo, alam niyo na, yung takbo nang hindi nakakakain. Yun, puro tanong, totoo ka ba? Ano bang gusto mong gawin ko kung totoo ka? Tapos, dumating 34 hours na yun. Yung 34 hours na yun, duty namin, ang instance sa amin, pagdating ng finance road, tatakbo kami sa Quiapo. Natulog po ako, tumiklip po ba kung tawagin sa amin, tiklip. Tumulog po ako sa museo yung pambata. Nanaginip po ako, yung panaginip ko na mayroong yung parang ginagarote. Tapos tinitingnan ko, sino ba, ano ba to? Tinitingnan ko, basta nakita ko yung damit niya na makalumang damit. Tapos nakita ko tinanggal yung, tinitingnan ko yung gumagarote. Parang nakita ko ni sarili ko na ako yung gumagarote doon sa taong yun. Tapos pangalawang panaginip ko, nauhaw ako. Tapos mayroong hagdan sa panaginip ko. Ang taas-taas ng hagdan. Parang pagod na ako, hindi ko pa rin maabot yung hagdan. Hanggang pagdating ko doon, nakakita ko ng nakaupo sa malaking upuan, sa may butas. Sa panaginip po yun. Yung panaginip na po yun, yun yung parang nag-ano sa akin na one hour lang ako natulog, pero yung katawan ko parang ang lakas-lakas ko ulit sa galing sa 34 hours na duty. Pumunta po ako sa Quiapo, nakapasan pa po ako pagtapos po ng duty ko. Parang, Lord, ito na pala yung tanong ko, natotoo ka pala na kaya, snap, kaya mo akong palakasin, kaya mo buhatin yung mga problema ko. Yun po yung turning point. At yung kuya ko, nakwenta ko sa kuya ko, member po siya ng Hiyos Nazareno Central. Sabi niya, Tol, bakit tinatawag ka? Magsilbi ka sa kanya. Yun, doon na po nag-start na naniwala na ako na talagang totoo po siya, talagang buhay po sa akin na nandito siya kasi hanggang ngayon malakas ako, walang sakit yung pamilya ko, wala akong sakit. Siguro yun po yung naging ano, yung biyaya niya. Medyo may kaabaan, pero yun po talaga yung point kung bakit ako talagang kumapit sa kanya na totoo ka. Wala akong ibang sasambahin kundi ikaw lang po. Yun lang po yung sabi ko. Wow, doktora. So napakahiwaga, no, ng parang kwento Saint ng Joseph bawat sa isa. Panaginip, no? Sa panaginip, no? At yung kanina, yung mga dula, kung napanood, di ba? Yung balintataw na tinatawag. So sa kanya talagang sabi mo nga parang sa imahinasyon lang nagaganap eh, no? Pero nangungusap. Uh-oh. Kaya misteryoso, mahiwaga. Yung sinasabi kanina, alam mo ang Pong Nazareno talagang patutunayan niya, talagang ipapakilala niya talaga kung sino siya sa atin, lalo na sa mga pagkakataon na parang may pagdududa tayo, hindi niya tayo aayawan, kundi lalo niya tayong sasamahan. Di ba? Ganyan, doktora. Pero itong ano, kanina parang puro sila mga miyembro ng IHOS, ano? Parang natatangi ang ating katabi dito, no? Pero hindi siya miyembro ng IHOS, siguro sa ngayon, malay natin balang araw, ano? Pero siya ay naglilingkod sa dambana ng Pong Jesus Nazareno, no? Siguro magandang tanongin natin, marahil nagtatanong ating mga kadiboto, isang katulad ni Sir Jiggy Manikad ang nakasama natin ngayon na naglilingkod sa dambana, paano po nagsimula ang inyo pong paglilingkod sa simbahan? Ang nagpalaki po sa akin ay nag-aral sa FEU at parati siyang may kwento ng dumadaan siya sa Quiapo Church ng madaling araw o hating gabi bago siya umuwi ng dorm. So, nung bata ako, parati ko siya naririnig. And tama ho yung sinasabi niyo sa nakalipas na mga araw na una tayong nakita ni Jesus bago talaga natin siya nahanap. Yun ho ang nangyari sa akin. Kasi ho, ang dami kong karanasan bilang reporter, bumagsak ako sa helicopter, na-ambush kami ng Abu Sayyaf,
Tinutukan kami ng baril ng mga sundalong Amerikano na hindi namin alam kung ipuputok. Munti kaming ma-landmine sa Afghanistan. Yung mga ganong klase experience. Ang pinakamahirap, noong 2006, sa tingin ko, yung natapos ko ho yung coverage ng Mount Everest. 30% yung hangin doon. So pag nagkukwentuhan tayong ganito, nakakalimutan ko yung susunod kong salita. And then nakabalik ko kaming Pilipinas, maganda ho yung nagiresulta ng coverage. So sabi ko, pasalamat nga ako sa Nazareno. Subukan ko lang, kasi alam ko naman siya eh, pero mukhang mahirap. Yun ho yung panahon na doon pa siya nanggagaling sa simbahan, lumalabas. Tapos paglabas niya, nakuha ko kaagad yung lubid. Dali naman pala eh, sabi ko. Naka 4 times pabalik-balik ako. Pero yung pang-5 na i-attempt ko siya, sa unahan ko, minahulog sa drainage na pagtapakan. Isang case yung casualty na matay. Tapos, yung nasa likuran ko, na nadakma niya yung kwelyo ko, kasi doble yung t-shirt ko, isang may kwelyo, isang maroon. Kakilala ko pala, nasa likuran ko. So hindi ako nadapa, hindi ako napagtapakan. Sabi ko, gagawin ko siya pero natatakot ako for the next year. Pero from 2006 until pandemic, bago mag-pandemic, nagawa ko siya na mag-isa lang ho ako. Makikisali lang ako sa grupo. Tulungan nyo naman ako na makahawak na. Tutulungan naman nila ako, ganun. So sabi ko ho, nung pandemic, nakiusap ako kila Father Douglas pa noon, baka ho pwede akong magbasa kasi mapuputol yung panata ko eh. Pinagbasa naman ako ni Father Dougs. Pero yung sumunod, sabi ko, Father, pwede ba ho ulit? Ay, hindi pwede kasi kailangan mo magmembro. May grupo yan, Ministry of the Word. So nag-apply ho ako and then nag-apply ako and then natanggap ako at yun na nga, naging bahagi ako ng mga lector and commentators. So, prior ho doon, meron namang nagpakilala sa amin, nagturo sa amin, sa akin, kung paano magbasa ng Bible. And, sumisimba ako, alam ko ang Jesus Nazareno, pero hindi ko alam kung paano siya mag-isip, paano yung buhay niya, paano siya makisalamuha sa tao. At I think yun po yung isa sa talagang nag-connect sa amin. To be honest, ayan, nung Sunday, nag-serve ako kay Father Hans. Ako yung commentator. Merong daga. Merong daga, nakita ni Father. Ako na yung pupuntahan niya eh. Eye to eye na kami. So yung luhuran dun sa ano, tinakta ko ng konti para lumayo kasi baka pumasok sa pantalong ko. So anyway, during that time, nung nakapag-pray na ako, nakakonsentrate na ako, pag nasa altar talaga, hindi ko siya guni-guni. Naririnig ko siya. So may sinasangguni ako sa kanya. Sabi ko, Lord, sabi niya, mahirap ano? Mahirap, Lord? Narrow road. Sabi niya, narrow road. Doon ka dumaan sa makitid na daan kasi maraming dumadaan sa malapad na daan. Doon ka sa mahirap. Yes, Lord. So, ganun kami mag-communicate. And napakarami, totoo, napakaraming biyaya, hindi lang material. Alam nyo, hindi ko siya tinatratong genie. Pero pag sinabi ko, one time talaga ito, totoo to. Lord, sabi ko, gusto mo ba akong magsalita ulit? All of a sudden, may 4 na imbitasyon ako. Kasi nag-retired na ho ako bilang reporter eh. All of a sudden, may 4 na imbitasyon ako magsalita sa ministry, sa family ministry ng Quiapo Church, Central Luzon State, New Era University, at saka may Anak TV Awards. Tapos, mamaya may anonymous call. Sinagot ko, gusto mo bang mag-anchor? Sabi ko, yoko na. Retirado na ako. And paulit-ulit, mga 2 buwan, umabot ng 2 buwan yung tawag.
Sabi ko, Lord, gusto mo ba? Your will be done. Ang bilis ng pangyayari, tapos eto, may programa na ulit ako sa prime time. One time, sabi ko, Lord, parang sinabi ko lang, dumaing lang ako, Lord, wala akong pera. Natulog ako tanghali. Pagising ko ng hapon, meron akong kontrata, commercial. Hindi ko tinatratong genie, pero ganun siya ka-generous magbigay ng biyaya as long as yung puso mo talagang papunta sa kanya. Alam nyo yan, mga deboto kayo. At pinaka-panghuli po, sorry, dadagdag ko na po, Father. Ang malaking talagang biyaya na nakuha ko sa paglilingkod sa kanya, yung oras, yung mga hindi mabibili, oras sa pamilya, pagmamahal ng pamilya, oras sa kapwa, oras sa kanyang dambana, mga bagay na talagang hindi mo siya matutumbasan. So, ang pamantayan ko talaga, Lord, hanggang nabubuhay ako, gagawin ko, i-guide mo ako kung ano yung kagustuhan mo at susundin ko kung ano yung mga sinasabi mo sa Bible. Kumbaga, do not worry about tomorrow. Let tomorrow worry about itself. Huwag na kayong mag-alala. Provided na ni Lord yan. As long as talagang yung puso nyo totoo at naroroon para sa Kanya. So, to be honest, Father, bago ako magsimula at pumirma ng kontrata sa bagong trabaho ko, hindi yung trabahong iniiyak ko eh. Hindi ako natatakot doon sa trabaho. Di ako natatakot na i-deploy kung saan. Sa gera, disaster, di ako natatakot. Ang natatakot ako, hindi ko ma-accomplish yung kanyang will at bumaba yung standard niya. So, mas uunahin ko siya kesa dun sa work. Dahil kung perfect yung pagsunod ko sa kanyang will, yun lang po yung aking pananaw. Eh talagang perfect po na magagawa at excellent yung work na magiging outcome nito lahat. So, yun po ako. Wow! Palakpakan natin, no? Sir Jiggy Manikad ng kanyang kwento, ng kanyang debosyon. Kasi, doktora, marami tayong mga kapatid dito, no? Na mga sabihin natin na hindi pa sigla siguro sa ngayon na miyembro ng anumang Hijos del Nazareno. Pero sila'y kagaya ni Sir Jiggy na meron ng pagmamahal, meron ng pananampalataya sa Pong Nazareno bilang isang laiko. So Father Hans, sa lahat ng kanilang kwento, nagsimula sa panawagan ng Diyos. At ang bawat isa, inintay lang yan tumugon sa oras na sa tingin natin ay ready na tayo. Pero kung totoo, send everything in God's time eh. So ang dami sa yon dahil challenges, kakaiba ka talaga, no? Ngayon na lector commentator na siya, sinusugod pa rin siya ng Mickey Mouse. Oo, at yun ang pinakabago niya, ano, challenge, no? Alam mo, saksi ako niyan, tinignan ko talaga sa Sir Jiggy, aba, ang bilis ng paa. Nasipa ka agad. Na-deploy ng Afghanistan. Paano bumagsak ng helicopter. Diba? So, ang ganda ho ng mga storya ninyo. Kaya lang, sa anumang relasyon, laging masarap pagsasimula. Tama? In any relationship. So, doon naman ako sa punto na dinedicate nyo na yung buhay nyo. Ang gaganda na ng mga answers ninyo na talagang nagko-consult kayo sa Poong Jesus Nazareno. Pero wala ho ba kayo na-encounter na challenges ngayon na nandyan ka na? Kasi na-inspire ako dun sa bulag kanina eh, no? Kay Tanya. Oo, yung iyak niya talaga eh, no? Very, very realistic ang kanyang iyak, no? Yung sigaw niya na, Lord, naglilingkod naman ako ah. Bakit mo ako ginaganito? Di ba? Dumating ho ba yun sa punto sa buhay ninyo ngayon na deboto na kayo? Siguro sa bilang mag-asawa. Now, bilang mag-asawa, ano yung isang naging challenge, pagsubok sa inyo bilang mag-asawa at the same time, deboto? Father, kahit na young couple pa lang yes, sila. Yes, yes, yes. Ang una ko pong isi-share mo na yung bago po kami maging mag-asawa. So, kung lahat po, karamihan, ay natugon ni Nazareno sa mga board examination nila, kami iba. So, parehas kami,
nagpasyam kami, pumunta kami sa kanya. Hindi kami nakapasa sa board exam namin. Yung time pa po nang lumabas yung result ng board exam, kaya hindi ko po makakalimutan, yung date po ng translation po, January 9 po. Tapos hindi po ako nawalan ng pag-asa, wala po akong sinisi sa iba. Bagkos nagpasalamat pa po ako sa kanya sa lahat ng biyaya at nakaya ko. At hindi po naging madali yung exam dahil marami po akong napagdaanan na problema. Pero kumapit pa rin po ako sa kanya at hindi po ako nawalan ng pag-asa. Na katuwang yung asawa ko, nakasuporta lang po sa akin, yung pamilya niya, yung pamilya ko, at yung lahat po ng taong nagmamahal po sa amin dalawa. Tapos, during that time po, nung ako naman nang magbo-board exam ko, 2 weeks before exam, nalaman ko na may baby pala ako. So, na in-anxiety ako, na-depress ako, kasi naka-focus ako dun sa sasabihin ng ibang tao. Nape-pressure ako na fresh graduate lang ako, tapos nag-asawa agad ako, nagka-baby agad ako. Inisip ko yung board exam ko. So, kinumpleto ko yung kay Nazareno, pinupuntahan ko siya. Hanggang sa naguguluhan ako kung ano ba talaga yung fino-focus ko. Ano ba talaga yung pinagdadasal ko? Yung sasabihin ng ibang tao? O yung profession na gusto ko? O yung baby na nasa tiyan ko? So, bago po mag-board exam, hindi ko na po kayang hindi sabihin sa magulang ko about sa sitwasyon ko. Kasi yung baby ko, parang meron na pong chance, wala na pong chance na magkaroon siya ng heartbeat. So, sinabi ko na po sa parents ko. At nung araw na yon, yung papa ko, nasa pilgrimage siya. Hindi ko na, parang naging mas malakas ako kasi sabi ko, babaliwalain ko muna yung ano, yung galit niya, kung magagalit man siya. Pero dahil sa pilgrimage siya, tinulungan niya ako mag-pray kay Nazarene kasi kasama niya si Nazareno noon. Tapos kinabukasan po, bago ako mag-take ng board exam, nagulat ako na may heartbeat na yung baby ko. Sobrang blessed na blessed ako kasi hindi ko pala kailangan yung sasabihin ng ibang tao. Kasi pag sa kanila ako nakastick, walang mangyayari sa akin. So, hindi ako nakapasa ng board exam. At siguro, timing din ni Lord yun na hindi lahat ibibigay sa'yo. May perfect time sa'yo, Eli. Huwag muna ngayon kasi ang focus mo yung baby mo. So, share ko lang din po na yung first day po ng pahalik, tulad po ng mga magulang namin, i-share po sa amin yung pamana sa pagiging deboto. Yung baby ko po is, na-feature siya sa Philippine Star. Wow. At siya yung first baby na nakahawak sa foot ni Nazarene nung pahalik. Front page po siya. Siya yung front page. Oh. Opo, kaya sobrang saya at sobrang nakaka-proud din. Wow. Po. Ang cute naman. Congratulations, thank no? Thank you po. Front page ang kanilang baby, ha? Para bang coming from an experience, karanasan na hindi madali, no? Pero talagang ang bata ay biyaya at himala ng Diyos sa buhay natin. With that po, pinangalan po namin siya sunod kay Nazareno. Bright Hero Nazarene. Bright Hero Nazarene. May hero talaga. Kawawa naman ang bata sa exam niya. Ang haba ng pangalan. Nazarene na lang po. Bright Hero Nazarene. Number two question. Punong-puno na po yung nga, ano. Nga. Pero siguro sa isa namang ano, salamat po ha. Ang sabi mo, challenge pa na doktora, no? Pero sa isa namang ano, kayo po ba ay nakaranas na rin na naririnig natin ito sa ibang mga tao rin, ano? Para bang, lalo na pagdating sa ibang bansa, no, sa isang OFW, sa isang marino, ano po yung pagsubok na hinaharap po ninyo pagdating naman sa pagtanggap ng ibang tao sa pananampalataya, sa debosyon na meron tayo? Na kayo ba ay nakaranas na medyo pagdudahan, pagtawanan, para kutsain, para husgahan sa ating paraan ng pagpapakita ng ating debosyon? Sige, sa isang OFW po muna. Actually po sa
sa case po namin sa being OFW, lalo po sa UAE, kasi po sa UAE eh Muslim country. So kami po bilang Katoliko at deboto ng poong Jesus Nazareno, medyo maingat po kami. Maingat po yung grupo na gumalaw po doon para at least po, kasi po ang gusto ng grupo po doon, ang aim po ng grupo doon ay tumagal po siya as old as kung ano meron po dito sa Quiapo. Kahit wala na po yung mga henerasyon ngayon or yung mga henerasyon, magpatuloy po na tumagal ng tumagal. So, ngayon po, yung ingat po na ginagawa po doon, yun po yung parang challenge po na kung hanggang gaano siya kaiingatan or isasaayos para at least po tumagal po yung devotion po sa UAE. Ayun po. Eh kayo po, pag kayo sumasampa sa barko, na ikukwento nyo rin po ba sa iba yung inyo pong devotion at paano nila pinapakinggan o tinatanggap yung mga kwento ng isang debotong marino? Na-experience ko po yan, na ikwento ko po yung blessing na ibinigay sa akin ng mahal na pong Nazareno at saka yung mga himala na ginawa niya sa buhay ko. May isang beses po na nakutsa po ako, na pinagtatawanan niya yung... Nakutsa? Nakutsa niya po ako na wala yan, coincidence lang yan nangyari na yan. Ito po kasi yung kwento ko sa kanya. Bali ho, noong panahon 2014, medyo nagkaroon po ng crisis sa kumpanya namin. Ngayon po, pagka ho kasi nasa Pilipinas po kaming mga marino, kami mga contractual. So, hindi po kami sumasahod. Wala po kaming kinikita. So, ang nangyayari po, yung mga iniipon ho namin, yun po ang nagiging panggastos namin habang nasa bakasyon po kami. So, ang nangyari po nun, na-itanbay po ako ng around 9 months. So, 9 months po, wala akong kita, hindi ako sumasahod. Hanggang sa dumating yung time na nangungutang ako, yung mga inutangan ko, yung mga natulungan ko, hindi ako natulungan, pero okay lang po. So, yun po, nagkabaon-baon po ako sa utang. So, dumating po yung translation na 2014, namingyaho ako nun. Nakalapit po ako dun sa andas. Hindi pa ako Hijos del Nazareno nun. So, kinatuko po yung andas ng Senyor. Sabi ko, Senyor, pasampayin niyo na po ako dahil baon na po ako sa utang. Nahihirapan na po yung pamilya ko. Hindi ko na po kayang isustain yung expenses ng pamilya namin. So, habang nagdarasal po ako nyo, tuloy-tuloy lang po ang translasyon. Tapos no, umuwi ho ako. Sabi ho ng partner ko, may tumatawag sa'yo, ring nang ring yung telepono. So, madumi yung pa ako, naghuhugas ho ako ng paa. Tapos inabot ho ng anak ko yung cellphone ko. Tapos, tumawag po yung opisina sa akin. Sabi niya, Mr. Quijano, kanina pa kami tawag ng tawag sa'yo. Available ka ba? Available po ako, ma'am. So, sampa ka sa January 12, China. So, yun po, talaga pong answered prayers po kagad yun. Kahugas ko lang po ng paa, kakatoko lang po sa mahal na senyor. Tapos, so, pag uwi ko sa bahay, yun po yung mababalita ko. Kaya po, talagang mas tumibay po yung pananalig ko sa mahal na poong Nazareno. Amen. Grabe, no? Maraming answered prayer. Palakpakan po natin ang mga answered prayers ng ating mga kadiboto. Kayo rin po ba lahat ng mga katatanggap lang ng answered prayers? Pumalakpak nga po ng malakas. Dami, diba? Dami. Ikaw ba, Doktora, may answered prayer ka rin ng Nazareno? Marami naman. Especially sa buhay. Amen. Sa buhay talaga, yung challenges, health challenges. Kalusugan. Kalusugan, no? Kaya pag tayo'y naririto physically, talaga naman ito yung payback natin sa Panginoon. Oo. No? Pinagbuti niya ang kalusugan mo. Ngayon, kaya nating magtaas muli ng ating mga kamay para yes, iwagayway at magpasalamat sa Diyos. Kay Sir Jiggy naman, kakaiba, kasi yung buong buhay mo, kaya mo talagang mag-report ng balita. Pero ngayon, kakaibang balita na ang iyong ibinabalita. How challenging is it? Opo, good news na ngayon. Bukod sa balita talaga. So, ako ho, kakaiba yung challenge na binigay sa akin ni Lord. Kasi
binalatan niya ako eh. Meaning, ang pinagmulan nun ay 2013, naipit kami, nag-cover ako ng Yolanda sa Tacloban. So, nando kami sa Tacloban, nasa mata kami ng bagyo, after tumama na Yolanda, para kaming mga zombie, kahit may pera ka sa bulsa, wala ka namang mabilhan ng pagkain. Yung kawalan ng pagkain na tubig ng ilang oras, nagresulta sa kaguluhan talaga, yung looting. So, binubuksan yung mga grocery, yung mga bahay, ganun po. And then, sabi ko, kung tatamaan yung mga bansa kung saan tayo bumibili ng pagkain, nag-i-import ng pagkain ng climate change, eh kawawa yung Pilipinas kasi import dependent tayo, wala tayong food security talaga. So sabi ko, ang kailangan dito, mga tamang polisiya, mga tamang patakaran para ma-secure naman yung pagkain ng Pilipinas. Eh kasi taon-taon nakikita ko na ho yung problema bilang reporter. Halimbawa, Nueva Ecija, tatamaan ng uod sa sibuyas. Benguet, tatamaan ng frost, magyayelo yung mga gulay. Mga ganong klaseng coverage, babahain yung mga plantation, ganyan. So sabi ko, nag-decide ako, pinagdasal ko, sabi ko, Lord, lalaban ako 2019. Sana wag naman akong maging nuisance candidate. Matapos ko yung kampanya ng maayos at manalo dahil yun ang aking direksyon eh. Kaya lang, talo. So talo sa national campaign. At yung realization na kahit 20 years ka ng reporter, hindi ko nakita yung laro ng mga politiko until after tinawid ko siya. Ang ganda nga sulating libro pero marami akong makakaaway. So anyway, sabi ko, Lord, eh bakit naman pinalaban mo ako? Hinayaan mo ako makatapos ng campaign, tas talo. So nag-away talaga kami. Ang image niya sa akin, parang natatawa pa siya. Nagtatawa na mo pa talaga ako, ha? Parang kinakawawa mo ako masyado. So, kumbaga, yung mga spotlight na to, all of a sudden, naging madilim, nawala lahat. Diba? Niretire ko yung trabaho ko, di man ako nanalo. So, and then, dito, yung ganitong sitwasyon, yung madilim na bahagi ng buhay, dito siya nagpakilala. Dito niya ako tinuruan, magbasa ka. Basahin mo yung mga salita ko. Magbasa ka ng Bible para maintindihan mo ano yung gusto kong sabihin sa'yo. So finally, nung naintindihan ko na, one time, tinanong ko siya habang nagdadasal ako sa Quiapo. Sabi ko, Lord, siguro mga few years after, sabi ko, Lord, bakit? Bakit mo ko... Bakit hindi mo ko hinayaang manalo? Kasi gusto ko nasa tabi lang kita. Gusto ko magkatabi lang tayo. And true enough, lahat ng mga akala kong nawala, ni-restore niya 3, 4, 5 times. Diba? Retirado na ako eh. First day ko kagabi sa anchor position prime time. Bukod pa po dun sa dumaan yung pandemic, to be honest, hindi man, well, siguro mga 2 linggo lang kami naapektuhan. Yung mga maliliit na farmers, kasi meron akong TV program na tungkol sa agriculture, tinuloy ko yung advocacy, food security. Tinutulungan namin yung mga farmers nung panahon ng pandemic, tapos tinutulungan pa namin yung mga MSMEs, nung misis ko, tinutulungan namin sila mga gumagawang peanut butter, gumagawang bagoong, gumagawang banana chips para dumami ang benta nila nung panahon na walang bumibili masyado. So may mga naitawid kami kahit papaano ng mga pamilya na wag sumayad talaga ng gutom, makaranas sa matinding gutom, lalo nung panahon ng pandemic. Yung DA, kami yung tinatanong, saan ba namin pwedeng dalhin, ibenta yung ibang mga gulay? O, dito nyo dalhin at dito
may demand. So, iba siyang gumawa eh. Yung akala mo na hindi blessing, yung akala mo na trials, tingnan mo uling mabuti because baka yun yung paraan niya para sabihin na intindihin mo ako, lumapit ka sa akin, at ito yung ipapagawa ko sa iyo. So, mula doon, yun nga po, Father, yung deeper understanding ng kanyang salita, and yun nga po eh, tinatry ko talaga siya na hindi lang intindihin, kundi implement talaga. I-practice talaga siya na, yun nga, huwag kang mag-worry. Huwag masyadong dibdibin. Kung tatawag ka sa kanya, make sure na yung pagtawag mo, surrender ka talaga sa kanya. Kasi, gaya ni Mr. Joaquin? Mr. Benson. Naguhugas na siya ng paa. Tinawag niya, naguhugas siya ng paa, pero may ibang tawag pala ng trabaho sa kanya. Sa akin, iba ho talaga. Klarong-klaro na si Lord yung gumagawa ng pamamaraan because ni-restore niya lahat, ibinalik niya lahat, dinoble pa niya, at ang bonus, yung oras na dating nauubos ko sa work, binalik niya para sa pamilya. So, planchado lahat pag siya ang pinaubaya niyo sa kanya lahat. Wow, amen. Talagang ito yung kasabihan na kuminsan, ang hindi napas sa iyo ay plano ng Diyos para sa iyo. Totoo po. Di ba? Wow, doktora. At ang pinakamagandang bahagi ay ang salita ng Diyos sa Isaiah. Ang sabi niya, "For my thoughts are not your thoughts." No, "Your thoughts are not my thoughts. Your ways are not my ways." So, ang talagang lahat ng ating ginagawa tulad ng ating Nazareno 2024, devotion, translasyon, mission. At nandun na kayo ngayon sa bahaging yon, nandun na kayo sa level na yon. Kaya pasalamatan natin lahat sila, yes. Father Hans, Darwin. Muli po, palakpakan natin ang mga nag-share sa atin ngayong umaga. Salamat, Darwin, Brian, Micaela, John, Benson, at Sir Jiggy. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming kayo salamat po ang mga unang panauhin ng first time heart-to-heart sa Nazareno Celebration. Amen. Okay, tayo po ay magbabalik maya-maya sa ating patuloy na pagbibihilya sa ilang sandali lamang po. Muli, maraming salamat sa kwento ng debotong mula sa puso. Thank you po. Okay, doktora, bilis sa mga pangyayari. Ngayon, pinatayo na tayo ulit, no? Oo nga. Buti pa yung mga kadiboto natin, mukhang nakasimple na, ah. Mukhang naka-idlip na, ah. Nandiyan pa ba kayo? Ay, wala na. Tingnan nga natin, kasi ilang oras na lang, magsisimula na ang translation procession natin, 2024. Kaya muli, pumalakpak ang mga nakahanda na. Sabihin sa katabi ninyo, kapatid, ay mahina. Ulitin, kapatid, huwag mo kong iwan, huwag kang madaya, bumangon ka diyan. Daya nyo, ha? Kala ko magpapapalakpakas sa nananaginip. Hindi. Kaya ito na, bigyan natin sila ng isang another song number, yes. Inspiration. Pero sigurado akong magigising sila. Oh, bakit? Kasi ito ay first runner-up sa The Voice. Wow. At syempre, pag sinayin mo The Voice, talagang matinding competition yan. Oo naman, doktora. Ikaw ba pinangarap mong sumali sa singing contest dati? Talagang hindi ako marunong kumanta, Father. Ah. Ha? Talagang trivia to, ha? Pag pinakanta ko nung maliit ako, I believe. Di ba yung I believe for every drop of rain that falls. Ang ending nun,
tapos na. So, dalawang linya lang ako, kaya hindi talaga ako pwede sa kantahan. O kaya, ito na lang, bigyan na lang natin ang ating mga kadiboto ng isang pangmalakasan talaga, pang umagang pangpagising na awitin. Kailangan matinding palakpakan din to. Oo. Tawagin natin ngayon si Miss Lea Patricio. Palakpakan natin si Miss Lea Patricio. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isa pong karangalan na mabigyan po ng pagkakataon na umawit po sa ating mahal na poong Nazareno. Siguro po may dahilan kung bakit sa dami po ng tao, ako po yung pinahiram niya ng tinig na ito. At nabigyan po ako ng pagkakataong sumali sa kompetisyon. At yung unang-unang awit po na natutunan ko nung bata ako, yun po yung kinanta ko po sa The Voice. At yun po ang naging single ko po at unang na-record. Ito pong awiting ito ay isang inspirational song na alam ko po na sana po gamitin po ulit ng Panginoon ang tinig na ito para maramdaman po ng mga makakapakinig ang pagmamahal ng ating mahal na poong Nazareno para po sa inyong lahat. To God be the glory. Music, please. Just admit I've had it all, 'cause I do, 'cause I've got you. We've crossed these battle lines too many times. It passes through the heart, but it never leaves the mark. Keep my eyes on you, 'cause your love just keeps on
Wow! Napakahusay naman! Once again, palakpakan natin Miss Lea Patricio. Galing. Ang galing, Doktor. Your love keeps on healing me. Talaga namang ang pag-ibig ng Diyos ang humihilom at nagpapagaling sa atin. Amen. Wow, Doktora. Kahit ano pang sakit yan, kayang pagalingin. Walang hindi kayang hilumin ang Panginoon. Amen. Ang Pong Nazareno. So talaga may birit talaga. Oo, talagang maraming kwento ng pagpapagaling sa Pong Jesus Nazareno. Kaya napakaganda ng inawit ni Lea kanina. Bagay na bagay sa maraming deboto ng Pong Nazareno na tumanggap ng pagpapagaling. And siguro, this time, ipaalala natin mga kadeboto, dalhin din po natin sa ating gawain na ito ang mga intensyon ng mga taong hindi makadalo dito. Yes. Lalong-lalo na yung mga kaibigan natin may mga intensyon padasal. Di ba, minsan tol, no? Minsan naman friend, pray minsan, mo naman ako. O pakipray naman ako yung aking may sakit na anak, yes, magulang, kapatid, o asawa. So, dalhin natin sa pagdiriwang na ito yung mga intensyon pa ng ibang tao. Tama. Alam mo naman sa Panginoon, uunahing pangang ibigay yung pangangailangan mo. Oo. Kasi ikaw, nag-giveaway ka wow sa pangangailangan ng iba. Mm-mm.